guys, good morning. Sabi na ng umaga ngayon. So, yun na nga, 2 hours na yung tulog natin. Pero kailangan natin lumisin dahil nagigising na ang ating love. Notice tayo, kaya ito na. So, ayun na nga guys, gising na si love. Simulan na ang pangulit. So, ayun na nga, pababa na siya ng hagdanan. Binuto niya muna yung sakuli ng papa niya bago siya bumaba. Ayun na nga, dahan-dahan siyang bumababa. Pero ang tagal niyang bumaba. Kasi kung ano na pang ginagawa niya bago siya makababa. Upo-upo muna. Ayan, naglilikot-likot na naman. Tapos uupo ulit siya ng matagal dyan bago siya bumaba ng hagdanan. Nag-iisip-isip muna siya, tagmumuni-muni kung anong gagawin niya pagkababa niya ng hagdanan. Tapos yun na nga, nagpipilit na siyang bumaba. Yun na nga guys, bumaba na siya ng hagdanan. Nakababa na nga siya, lakad-lakad muna. Tapos kung ano anong gagawin niya, naisip niya kung anong gagawin niya. Pero ayun na nga, nakita niya yung mga laruan niya sa sahig. Titignan niya lang, hindi niya lalaroin. Maglalakad lang siya, mas gusto niya maglakad kaysa maglaro. Lakad-lakad lang. So ayun na nga guys, habang nag-iinit ako ng tubig, pampaligo niya. Dahil alis kami mamaya, makipaglaro muna siya kay Dustin. Kahit ayaw siyang kalaro, sige, pinipilit niya pa yung laruin si Dustin. So yun na nga, babalikan ko kayo pag nakapagpainit na ako ng tubig. See you guys! Yun na nga guys, kumulo na yung mainit natin. Patayin muna natin yung tangke. Tapos nadarin natin ito sa CR para isali na dun sa balde na gagamitin niya. At haluan natin ito ng malamig na tubig para hindi naman siya sipunin or ubuhin pagkatapos niya maligo. Tapos kukunin ko nga yung bathtub niya para dito siya maliligo. Kasi hindi niya pa kayang maligo na nakatayo lang dun sa teres kasi madulas. Baka ano pang mangyari sa kanya, alam mo naman, delikado, tsaka bata pa siya. Tsaka mag-isa lang ako nagpapaligo. Yan na nga guys, nandito na nga kami sa DB Mart GMA. Hindi na nga ako nakapag-vlog bago kami. Yan nga guys, nandito na kami sa loob ng DB Mart. Pero bago ang lahat, mag-iikot-ikot muna kami dito at magtitingin-tingin na kung ano pwede namin mabili bago kami umakit dun sa palaruan kasi gusto niya sumakay dun sa mga car at mag-ikot-ikot doon para malibang-libang naman siya kasi gusto niya nga sumaya. Tapos ayun na nga, pupunta muna kami dito sa mga chinelas sandal, magtitingin-tingin muna ako ng chinelas ko kasi wala na talaga akong chinelas, sira na. Kaya yan. Tingin-tingin muna kami dyan. Hindi ako makapili ng maayos kasi alam mo ba kung bakit? Kasi si Lablab ang kulit, takbo ng takbo. Hindi ko alam kung ano uunahin ko, mahabulin ko ba siya o titingin muna ako dito. Kahit anong hawak ko sa kanya, pumipiglas pa din siya kasi nga gusto niya nga maglakad-lakad kasi ang lawak nga ng mga ano niya dito, nilalakaran niya. Tapos kung ano yung mga nakasabit doon, may mga nakalagay, pinupulot niya, tapos itatapon niya, ganun ang gawain niya. Ayun na nga, tuwan-tuwa siya, napatapat kami sa salamin kasi nakikita na naman yung sarili. Tataka na naman siya kung ba't nang... Ayun na nga guys, nandito na nga kami sa palaruan. Sinakay ko na nga siya agad dito sa parang aso-aso ata to. Tapos hindi ko alam kung masaya ba siya na nakasakay siya dito kasi wala man lang siyang emosyon. Nakasimangot lang siya, tapos tahimik lang siya. Hindi ko alam kung... Yun na nga guys, nilipat ko siya dito sa tren-tren. Pero alam niyo ba kung ano kinalamasan? Parang mas lalo siyang tumahimik, nakasimango, tapos hindi maipinta yung mukha niya. Hindi ko alam kung masaya ba talaga siya na nandito siya sa palaruan o... Ewan ko ba? Basta yan, umikot-ikot siya dyan. Hindi ko alam kung nahihilo ba siya, kaya nakatahimik lang siya. O hindi natin alam kung ano iniisip niya. Guys, marami kang pwedeng paglaruan dito sa DB Mart GMA. Meron ditong basketball. Ayan, si kuya nagsushoot. Tapos meron siyang yung claw machine. Tapos marami pang iba. Meron din dito yung stuff. Hindi ko alam yung mga tawag. Pero ito maganda rito guys. Punta niyo yung mga anak niyo dito. Pag free time. So si Lablab. Tapos na rin kami magbayad ng mga pinamili namin. Tamang upo lang dito sa gilid. Antay-antay lang para sunduin kami ni Daddy. So update ko na lang ulit. Ayan, tamang muni-muni muna si Lablab kasi nga tagal dumating ng sunod. So, sobrang init ni Lablab, tumayo na nga siya tapos tinitingnan niya yung mga taong dumadaan sa harapan niya. Tapos ayun, so sobrang init na namin pareho. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin, umupo na lang kami pareho. Kasi ang tagal na ng sundo namin. Sige guys, update ko na lang kayo pag nakauwi na kami. Sa wakas, sa tagal-tagal na... Hintay namin, dumating na rin si Daddy, nasundo na kami.
So ngayon, bihain na kami pa uwi sa bahay namin. Medyo binibilisan na nga namin ng konti yung takbo kasi nga tulog na sila vlog nakasakay sa motor. Tapos may bitbit pa ako, kaya mas mahirap. Pero alali lang yung takbo namin kahit medyo mabilis kasi nga delikado. Siyempre, be safe pa din kahit papano para ligtas ka nang makauwi sa bahay namin. So ayun na nga guys, dadaan kami dito sa palengke. Dito kami sa shortcut kasi pag doon kami dumaan sa kalsada, medyo traffic. Ang daming tricycle na dumadaan, mga sasakyan. E dito, wala gaan. Update ko na lang kayo guys pag nakauwi na kami sa bahay. Bye! Sa wakas, nakarating na nga kami sa bahay. Medyo ginabi nga lang kami ng konti. Pero okay lang kasi nag-enjoy naman kami pareho ni Lablab. Parado lang ng motor tapos pasok na sa loob. So yun na nga guys, dito na namin tatapusin yung vlog namin kasi natulog na rin si Lablab. Kaya magpapayag na rin kami. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel.